Coming to this house, having the confidence of the sacerdote for pardon of my sin. I confess all my God and you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and words, what I have done and what I have done. Through my fault, through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all
O God, by the abundance of your grace, give increase to the peoples of the kingdom. Look with favor on those who have chosen, and Lord, with blessed immortality, those who are to the sacrament of baptism. Through our Lord Jesus Christ, who Son lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. The priests and elders were amazed as they observed the self-assurance of Peter and John, and realized that the speakers were uneducated men of no standing. Then they recognized these men as having been with Jesus. When they saw the man who had been cured standing there with them, they could think of nothing to say, so they ordered them out of the court while they held a consultation. What shall we do with this man? Everyone who lives in Jerusalem knows what a remarkable show of power took place through them. We cannot deny it. To stop this from spreading farther among the people, we must give them a stern warning never to mention that man's name to anyone again. So they called them back and made it clear that under no circumstances were they to speak the name of Jesus or teach about him. Peter and John answered, "Judge for yourselves whether it is right in God's sight for us to obey you rather than God. Surely, we cannot help speaking what we have heard and seen." At that point, they were dismissed with further warnings. The court could find no way to punish them because of the people, all of whom were praising God for what had happened. The word of the Lord. Thank you.
Jesus rose from the dead early on the first day of the week. In words of her to Mary Magdalene, how of whom he had cast 7 demons, she went to announce the good news to his followers, who were now grieving and weeping. But when they heard that he was alive and had been sent by her, they refused to believe it. Later on, as 2 of them were walking along on their way to the country he was revealed to them, completely changed in appearance. These men retraced their steps and announced the good news to the others. But the others put no more faith in them than in Mary Magdalene. Finally, as they were at table, Jesus was revealed to them. He took them to task for their disbelief and their stubbornness, since they had put no faith in those who have seen him after he has been raised. Then he told them, "Go into the whole world and proclaim the good news to all creation." The Gospel of the Lord. Praise be to Lord Jesus Christ. Christ is risen. Alleluia. Alleluia. Christ is risen. Christ is risen. Para ang kaya mo tatawa.
Hayaan natin na gabayan tayo sa pinahayag ko sa unang pagbasa na ating napakinggan ngayon sa araw ito, sa gawa ng mga Apostoles. Dahil sa gitna ng pagbabawal sa kanila, kasi sila ay sinumpahan ng aso at pinagbawalan ng gas, si Peter and John ay bahagi na kung saan ay anong sabi nila kahit na sila pinagbabawala ng gas, anong sabi nila, sino yung susundin natin? Sa harapan ng Diyos.
Yan po kasi ay under na kung tawagin po natin provisions sa mga batas na may isang patumparang gawa ng utang. Kaya nga, bahagi na kung tusin po kay Commission, yan po yung underlying, hindi natin na mapansin. At yun, yung hapon ay binibili ni Jesus, ano ba susunod natin? Ang utos ng Diyos o utos ng tao? Kaya, kinakailangan mo natin na maging mapangbagya at maging bahagi mo na yung isang higit ng pag-Diyos. Isa na kami po dito, kung mo pong mapapansin, ito pong PPP. Alam mo ba yung PPP? Yung Private Public Partnership. At isang mga binibigyan din natin ang pansin, ang uli na lang po, at yung pong Laguna Native Diet na program na hindi po nagkaroon ng bidding ngayong taon na ito, dapat kasi itong March nagkaroon ng bidding. Yun po yung highway na siyang pag-iikot sa Laguna mula po ng Pasig, Parañaque, Laguna at Caparizal. Paikot po yan. Dadaan po yan sa San Pedro, hanggang yun. Parang parang din yung sipay, mas malaking po sa sipay, mas talagang pinugyan. Eh no, malinig po natin sa mga pinigyan mo yan, kung hindi naman ang baba kayo. Yung ibang sinisimulali, kung yung makita ko na dyan sa Pasay, halimbawa, dyan sa iba pa sa iyo yung ating mga terminal ng eroplano. Paso yun, di ba? Ang bago yung paso. Makita nyo yung bago na yun na ginagawa na halil, pagdating ng skyway, of course, madali na kasi yung susunod ay terminal ng eroplano. Pero bago pa tumutin yung sa terminal ng eroplano, may kasino. May kasino. So, bahagi yun na kung hindi mo tayo maging aware, ay unti-unti tayong kakainin, hindi natin alam. Na ito pa ng mga programa na ito, may mga naka May kasino. Eh bakit may kasino? Ay under ng PPP. Kasi doon sila kumuha ng kanilang. So, bahagi ka mo sa mga kinigil sa kayo sa sanigin namin ng tita. Bakit magbabayad pa rin lang kami? Kasi PPP, private, public, partnership. Magbabayad na tayo sa Skyway. Kasi wala naman ang Skyway na mo. Na walang bayan. Pero sila, may additional sa ito. Ano yun? Kasino. At yan yun po ang gagawin kapag mo pinawagan nito yung tayo. Nagyan sinasabi ang tawag ko ng tayo. Na at the same time, highway na makita po natin. Kaya, bahagi ko ang sumatubal. Kaya, alin mo dyan ang utos ng Diyos at alin mo dyan ang utos ng tao. Kaya mo kinakailangan ka lang ba bago pa magawa yung isang programa, yung isang proyekto o ang isang batas. Kaya kinakailangan lamangan ng agad natin.
Gawa na makaagad natin. Kinakailangan natin ang patuloy na kampanya laban sa mga bagay nito. Ang tusin ko ay kita at tumutugol sa nakalaman ang inaayaw ko sa amin sa mga gawa ng mga apostoles. Ano'y magsusunod mo? Ang utos sa Diyos o ang utos ng mga tao? At bilang mga naniniwala na si Kristo ay ulit na buhay, hindi na kailangan ang iyong paglaban kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. Daan mo ang ito kahirap. Yun muna yung sundin namin. Yun muna yung sundin namin. Kaya, tingnan natin, well, wala akong problema sa development. Wala akong problema sa study. Okay, pero, may kasino. Iputos ba yan ng Diyos? Yung study, siguro, iputos ng Diyos. Kasi development yan, bahagi yan ng pangangalakan. Bahagi mo yan ang isa sa mga tungkulin na inihatan ko sa atin ang punyong umalabas sa biyaya ng sakramento ng minyag, which is kung tutusin ko ay one of the underdog. Kasi hindi masyadang minyag niyon punyong umalabas. Because through partition, we participate on the priestly, kingly, at saka prophetic role of our Lord Jesus Christ. Yung propete at saka yung priestly medyo malakas. Yung kingly ang medyo mahina. Ano yung kingly? Ang kingly ay governance. Pangangalaga. Government. Governing. Yun po yung pinakailangan natin ng gamitin. At pinakailangan na tayo ng mananampalataya ay tunay na humuno sa mga pagkilos na dapat ay tumutugon sa mga bagay na ito. Kaya pinakailangan din natin ng pagkutuloy ng pagkikilay at pag-aaral. Na makita natin, na matanong natin sa aming sarili, ito ba ay tungkol sa kalokohan ng Diyos o sa kalokohan lamang ng tao? Mahalagang makita ko na alam natin ang paniniwala sa Kristo mo yung pagkabuhay ay siyang tunay na pagbibigay ng lakas sa atin. At ito natin makikita yung patuloy na ako na binibigay sa atin ng mga may kapal. Kaya hindi mo pwede na sabihin natin na pahala na lang si Kaliyo. Hindi. No? Kasi yung sa oras na yan, yung ilagay na, sa batas, mapirmahan na yung kontrata, ay mahirap na ho. Mahirap na ho sa lumad. Bagaman, pwede po sa lumad eh. Katulad po ng mga ginagawa ng mga Katoliko sa US, ay continue pa rin yung demonstration, yung paglalaban sa mga batas, maging sa pasigado, sa para paglaban ng iba o yung abortion as a legal, si legal na eh. Pero napakalami po na hamon at pagkilos sa atin, wala pa. Kaya huwag natin hayaan na makalusog. Kasi sa oras na yung makalusog, hindi ko basta-basta madali na ito ay alisin na. No? Kasi bakit? Ay naging pamantayan ng batas ng tao. Bagamat kung sabi na natin, batas pa rin ng tao, ay dapat mabandid na yung mabandid na yung maging gawin natin natin na yung buong batas ng Diyos ay siyang maging batas ng tao.
Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun naman yung makita natin sa lipunan ating pinagalawa. At ito po yung patuloy natin yung panalangin na kung saan ay bigyan natin ng higit ng pagpunod. Kasi bakit? Si Kristo ay muling nabuhay. At ito yung hapon ay binibigay sa atin ng punong ilapa. Maging paliwanag ng mga tanda na masabi natin na talagang pinaniwalaan natin ang Kristo muling nabuhay. So isa yun sa mga pagkilos na kung saan ay bigyan natin na higit ng pagtulog. Ang sabi ko lang po, ito na lang natin dahil ang muling magagawa natin ay yung tinagawag po natin governance. Palakasin natin yung ating governance. Yung ating mga organisasyon, ayusin natin. Gawin natin organize yung mga programa natin. Pinakailangan mo na maging maayos yung mga programa natin. Bakit? Kasi tayo yung mga organize natin. Tumutukoy sa ating pananampalataya. Ay makita natin na naman. Ay ito. Ito ay mga anak ng Chris. Ito ay mga anak ng Diyos na iniwala na si Chris yung muling nabuhay. Ay sana po kung gaano kalakas yung ating panahon sa panalangin ay magbigay din tayo ng higit na panahon natin ay masabi natin na talagang pinagtutuunan natin ng pansin yung ating organisasyon. Paano ka mga? Ano po? Kung isa na may mga programa tayo na napag-usapan natin, hindi mo mapapa. Hindi mo mapapa. Kaya po tawag natin yung Paris Pastoral Council. Ang nagsimulan doon, ang doon ng mga pinuno. Ano dapat gagawin ng mga pinuno? Ay dapat ang gagawin ng mga pinuno, iba-baba sa kanyang mga tao. Ay ito yung schedule natin. Ito dapat yung ating schedule. Ibig sabihin, kapag schedule natin yan, pastoral program natin yan, dapat mas ito natin na magalong tayo sa gobernansa dahil ang aming membro ng ating organisasyon naro. Bakit? Ay organisado kami. Organisado kami. So, they are duly informed at the same time ay nakikita nila yung mahalaga na kaya natin ginagawa yung programa na ito ay hindi na matulog sa pagkilos natin. Ay, kaya po dapat yun, binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga. At sana kasama tayo, ay din sa bawat leader ng mga organisasyon ng simbahan. Kasi kayo yung tinagawa niyang leader, kingly, leadership. Yun ang ibig sabihin po na pakilisan natin kay Kristo ang aming. At yun po yung kinakailangan natin palakasin. Kinakailangan natin palakasin para masabi natin na ano yung namamayari ay hindi yung utos ng Diyos, hindi yung utos ng tao. Kaya utusin po, yan ay napakahalagang bigyan natin ang higit ng pagdarasal at panalangin. Kasi paano tayo higit ng mga lalago sa isang pagkilos namin kung masasabi natin na mahina, mahina, eh parang sinasabi na rin natin na parang si Kristo yung hindi ko rin nakuha. Bakit? Wala ka eh. Wala ka. Eh, patay ka ang gagawin kapag gusto ko lang. Ay, hindi si Kristo yung hindi ko rin nakuha. Ikaw lang na nakuha.
hindi si Kristo na buhay sa iyo. Kasi ang iyong pagtuporyay ay kapag lang gusto mo. Kaya ano sa anong isang bako, si Jesus na ang nabubuhay sa akin, hindi na ako. Kasi nakikita natin ako sa ating isang bahagi ng programa na binibigyan natin ng pagbabalang trust para gabayan ang tao. Di ba pa natin magagawin ng tao, how could we expect na ibang tao na hindi yung kapitong na hindi siya magsipag yung patin sa ating programa. Kung yung mismo member na hindi siya magsipag, wala. At ang natin sa pinagawa, umatid ka naman ng retreats, umatid ka naman ng recollection. Ay yung mga member ng LCD, ang member ng MBD, member ng mga information, yung wala. Ano yung prophetic role natin? Eh tayo mismo mga namuno ay wala. Ito yung itulog natin sa araw ng po. Unay mo na, kasi yung isimulong na buhay. At iyan mga mga hindi pagbabahagin sa atin na mamakita natin. At tunay natin ito po. Ama sa atin natin ha? Ang utos ng Diyos, ang tuko ni Jesus, ang namamayan sa higit na pag-iwas.
Dinalangin kayo mga kapatid ng mga pagkakaiban ng pagkakaiban ng Diyos sa mga Thank you.